And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Binababoy ako habang pinanonood ng nanay ko. Hi DJ Rocky. Nais kong ibahagi sa programa mo ang kwento ko bago man lang ako mawala sa mundong ito. Sana mapakinggan din ito ng mga taong nagdulot ng sugat sa pagkatao ko. Itago mo ko sa pangalang Janice. At ito ang aking secret file. Lumaki akong broken family. Ni hindi ko nga alam kung sino ang tatay ko. Hindi ko pa siya nakikita. Ang sagot sa akin ng nanay ko nung tinanong ko siya tungkol sa tatay ko, iniwan daw kami ng tatay ko. Kaya huwag na raw naming hanapin. Anim kaming magkakapatid. Pero nagkahiwalay kami. Hindi ko rin sila kilala. Panglima ako sa aming magkakapatid. Naiwan ako sa poder ng nanay ko. Yung pinakabunso, nasa lola ko. Lumipas ang ilang taon, naisipan ni mamang mag-asawa uli. Ang akala ko, doon ko na mararamdaman ang aruga ng isang ama. Pero yun pala ang magiging simula ng kalbaryo ko sa buhay ko. Sa unang taon na nakasama namin ang asawa ng nanay ko, masasabi kong mabait siya. Dahil tuwing papasok ako sa eskwela, ay inaabutan niya ako ng baon. Habang tumatagal, napapansin kong lagi siyang umuuwing lasing. At nagwawala. Hindi na rin siya nagtatrabaho. Kaya sa madaling sabi, tanging si mama na lang ang naghahanap buhay para sa aming tatlo. Ang akala ko, tanging alak lamang ang bisyo ng asawa ng nanay ko. Nadiskubre ko na gumagamit rin pala siya ng ipinagbabawal na droga. Nang malaman ko yun, sinabi ko kay nanay. Pero ang sabi niya sa akin, hindi raw yun magagawa ng asawa niya. At hindi siya maniniwala hanggat hindi niya nakikitang ginagawa ito sa harap niya. Kaya kahit masakit sa akin na hindi ako pinaniwalaan ng sarili kong nanay,
kinaya ko. Itinikom ko ang bibig ko. Lumipas ang mga araw. Dahil laging wala si Mama para magtrabaho, eh ako ang naiiwan sa bahay. Alalang-alala ko pa noon. Magdidilim na. Wala pa rin si Mama. Gabi nga kasi siya laging umuwi. Habang mag-isa ko, dumating ang asawa ng nanay ko. Lasing. Sa mga oras na yun ay nakaramdam ako ng takot. Dahil iba ang pagtingin niya sa akin. Hanggang sa sinabi niya sa akin na lumapit ako sa kanya. Huwag daw akong matakot. Ilang segundo pa ang lumipas, ibigla niya nang hinubad ang kanyang damit. Kaya sa halip na lumapit ako sa kanya, napaatras ako. Pero nagsalita siya at sinabing, "Lumapit ka rito. May gagawin tayo. Madali lang to." Lalo akong natakot sa sinabi niya, kaya dali-dali akong pumasok sa loob ng kwarto ko. Pero nasundan niya ako. At habang isinasara ko ang pinto ng kwarto ko, bigla niya itong itinulak. Hanggang sa nabuksan niya at nakapasok siya sa kwarto ko. At saka niya nilak ang pinto. Sa sobrang takot ko noon, naiyak ako. Nagmamakaawa sa asawa ng nanay ko na lumabas sa kwarto. Pero nangyari ang gusto niyang mangyari. Tinutukan niya ako ng patalim. At ang banta niya sa akin, ididiin niya yun. Walang mangyayaring masama sa akin basta gawin ko lang ang sinasabi niya. Gustuhin ko mang lumaban. Pero bigla niya akong sinikmuraan. At doon na niya sinamantala ang kahinaan ko. Napahagulgol na lang ako sa pambababoy na ginawa sa akin ng hayop na asawa ng nanay ko. Pagkatapos ng nangyari kinaumagahan, gustong-gusto kong magsumbong kay Mama, pero natatakot ako kasi may banta sa akin na kapag nagsumbong ako, hindi lang ako ang papatayin niya, kundi ang nanay ko. Mahal na mahal ko si Mama at ayoko na may mangyari sa kanya. Ang akala ko isang beses lang na pambababoy sa akin, naulit pa. Diring-diri ako sa sarili ko. Pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Hanggang sa isang araw, inipon ko yung kaya kong ipuning lakas para sabihin kay Mama ang nangyari sa akin. Ipinagtapat ko kay Mama ang ginawa sa akin ng kanyang asawa. Pero sa halip na paniwalaan ako ng sarili kong ina, ay isang malakas na sampal ang dumampi sa aking pisngi. Sinungaling daw ako. At gumagawa lang ako ng kwento para magtalo silang mag-asawa. Ang sama-sama ng loob ko kay Mama. Nakakapanghina. Ako ang anak niya. Hindi niya pinaniniwalaan. Durog na durog ako. Awang-awa sa sarili ko.
Lumipas ang maghapon. Matapos kong umamin kay Mama, pansin kong galit pa rin si Mama sa akin. Kinagabihan, naisip kong lumayas ng bahay. Pero ang tanong ko sa sarili ko, saan ako pupunta? Nasa malalayong lugar ang mga kamag-anak namin. Wala akong pera. Kaya naman, ang tanging kaya ko lang gawin ay umiyak. At habang umiyak ako, ay nagdarasal ako sa Diyos. Kine-question siya kung bakit hinayaan niyang mangyari sa akin to. Kung bakit sa dinami-rami ng mga tao, bakit ako pa? At sa kalagitnaan ng aking pagdarasal, ay biglang may kumatok sa kwarto ko. Si Mama. Akala ko magkakaayos kami, pero laking gulat ko ay kasama niya ang kanyang asawa. Pumasok sila sa kwarto ko. Kinausap ako ni Mama. At ang sabi niya ay pagbigyan ko raw siya sa kahilingan niya. Ano yun, Ma? Tanong ko sa kanya. Anak, makinig ka sa akin. Gusto kang gamitin ng tito mo kaya magubad ka na, dali. Sabi ni Mama. Pakiramdam ko, tumigil ang pag-ikot ng mundo ko sa mga narinig ko na sinabi ng nanay ko. Ma, anak mo ko. Umiiyak kong sabi kay Mama. Gawin mo na, kundi makakatikim ka na naman sa akin ng sampal. Sagot ni Mama sa akin. Tuloy-tuloy lang ang pagluha ko nang bigla na akong sinunggaban ng asawa niya. At muli, binababoy ako. But this time, binababoy ako habang pinanunood ng nanay ko. Pagkatapos nun, gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Then one day, nakita ko ni Mama na umiiyak. Pero sa halip na ipaliwanag kung bakit niya yun nagawa, eto pang narinig ko sa kanya. Tumigil ka na dyan sa kaartihan mo na yan? Kaartihan lang ba talaga, Ma, ha? Kaartihan lang ba talaga yung pambababoy niyo sa akin? Anong klase kang ina? Wala kang kwentang nanay. Mahal na mahal kita, maalam mo yan. Ipinararamdam ko yun sa'yo, pero anong ginawa mo sa akin, ha? Ito lang sasabihin ko sa'yo, Ma. Mahal na mahal kita. Pero kung sakali man, nabibigyan ako ng pagkakataon na mamili ng nanay, hindi na kita pipiliin para maging nanay ko. Pagkatapos kong sabihin yun ay kitang-kita ko ang pagtulo ng mga luha ng Mama ko. Kasabay nun ang pagtalikod ko sa kanya para kunin ang mga gamit ko. At tuluyan na siyang iwan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ni piso wala akong dala. Ang alam ko lang ay gusto kong lumayo sa impyernong buhay ko sa poder ng nanay ko. Sumakay ako ng jeep pero hindi ko alam kung saan papunta. Tuluro ako noon, hindi ko alam. Hindi ko na mamalayan na huminto na yung jeep. Ako na lang pala yung pasahero.
Hiningan ako ng pamasahe pero wala akong maibigay kasi walang akong pera. Pinababa na lang ako ng driver, pinagsabihan, pero parang wala akong naririnig. Sa pagbaba ko ng jeep, di ko alam kung saan ako pupunta. Naglakad ako ng naglakad, hanggang sa makasalubong ko yung dati kong kakaklase. Naikwento ko sa kanya lahat ng nangyari sa akin. Niyaya niya ako sa bahay nila. Siya ang naging lakas ko ng mga sandaling yun. Tinulungan niya akong makabangon. Sinimulan kong buhayin uli ang sarili ko. Mabuhay ng mag-isa na wala si Mama. Tinulungan ako ng kaibigan ko na makahanap ng trabaho. Naging pharmacy assistant ako sa isang butika. Lumipas ang 2 taon, naging maayos na uli ako. Pinilit kong kalimutan lahat ng masalimuot na nangyari sa akin. Akala ko ay maayos na talaga, pero isang araw, bigla akong nahilot na walan ng malay. Nagising na lang ako, nasa ospital na. Tinanong ko kung anong nangyari. Maya-maya pa, dumating ang doktor. At sa doktor ko na mismo, tinanong kung anong lagay ko. Ang sabi, kailangan pang magsagawa ng mga test sa akin. Dahil mukhang malubha ang kalagayan ko. Isinagawa ang biopsy sa akin. At makalipas ang isang araw, dumating na nga ang resulta. May cancer ako. Parang gusto kong mapag-isa. Bumalik lahat ng sakit ng loob ko na nararamdaman ko noon hanggang sa sinumbatan ko ang Diyos. Sa lahat ng nangyayari sa akin, pakiramdam ko pinaglalaruan ako ng kapalaran. Para bang wala nang natira sa pananampalataya ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano uhugot ng pag-asa. Hindi ko alam kung saan kukuha. Makalipas ang ilang araw, sabi ng kaibigan ko magpa-second opinion ako kasi baka nagkamali lang ang doktor na unang nagsuri sa akin. Sinunod ko ang sabi sa akin ng kaibigan ko. Sa pag-asang, wala nga akong sakit. Pero natapos ang pagpapasuri ko. Sinampal ako ng katotohanan. May stage 3 cancer ako. Ngayon, sinusubukan kong maging matatag at maging masaya sa mga huling araw ng pamamalagi ko sa mundong ito. Sinusubukan kong magpatawad sa mga taong nagkamali at nagdala ng sugat sa akin. Kaya, sana naman mapakinggan ito ng mama ko na sobrang mahal ko. Salamat DJ Rocky sa pagbabasa ng kwento kong ito. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Janice, at ito ang aking secret file.